Sa ating pag-aaralan ngayon mula po dito sa ating binasa ay initiating the loving mentoring relationship. So initiating. So meron tayong pagkukusa, ano po? Pagkukusa na isakatuparan yung pagmamahal at yung ako ay tinatawag na mentoring relationship. Okay, pag-aaralan natin mga klase ng mentor na makakatulong sa ating paglago at paglilingkod. Okay, meron tayong ilang kikilalaning mentor na dapat makita natin itong mga klase ng mga tao ito. Okay, number one, na klase ng mentor ay discipler. Discipler. Okay po, naka-encounter na po tayo ng ganitong tao. Ano po? Discipler. So yun po, no? Ano po ang discipler? A discipler is more experienced follower. Yan po, pag discipler ay marami na siyang mga karanasan. Sabi niya dito, a discipler is more experienced follower who imparts to a new number two. Na klase ng mentor ay spiritual guide. So yan po, sa spiritual na buhay, dapat po mayroong gumagabay sa atin. May umaalalay sa atin. Kaya yun po mahalaga. A spiritual guide mentor is a mature follower of Christ. O, tinan nyo po, yung pagkakaiba ng discipler, more experienced follower who imparts, sabi ng discipler. Iko na lang, spiritual guide, siya yung klase ng mentor na mature follower of Christ who share knowledge and skills related to greater spirituality. So yun po, mga expert po ito sa mga spiritual na bagay. Spiritual knowledge, spiritual understanding, spiritual perspective. Ito po yung mga spiritual guide. And number three, na klase ng mentor na dapat ma-encounter natin bukod po sa discipler, spiritual guide. Ito na yung number three. Coach, yan. Dapat may nagko-coach po sa atin. This mentor know how to do something well and how to communicate the skills. Patingnan niyo po, yung coach po kasi, alam niya kung ano yung mga gagawin. Alam niya yung mga sasabihin, alam niya yung mga kabuti, alam niya yung mga instruction na nasasabihin niya sa'yo. Siya yung magmukot sa'yo. Ganito ang gagawin mo, ha? Pagdating mo dun sa lugar na yon, huminto ka at manalangin. O yun, hindi ka na. Ngayon, huminto ka lang, hindi ka nalangin, kulang pa rin yung pagsunod mo. Di ba? Ganun na. Kaya dapat makompleto natin yung sundin kayo yung coach. Very stricto yung mga yan. Dahil pag nagko-coach, di ba yung mga may sumasali ng palaro? O di ba yung mga coach tayo? O kaya may yung coach namin, grabe kung magturo, talagang dinidisiplina kami. Kung ano yung sinabi, yun ang dapat gawin. O yun, matindi po yun. Okay, number four, ito na. Counselor. Yan, counselor. Ano pala, no? Counselor. Ito, mas maganda ito, no? Kasi damarating tayo sa punto na minsan lumalago yung pag-isip natin. Minsan na parang naapektuhan tayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. May problema ako. Matindi ito. So, kailangan may counselor. So, counselor, this mentor provide counsel and advice at crucial times. Kaya crucial times, ano po? Na talagang such as decision making transition. Sabi niya dito. So, yung counselor, siya yung klase ng mentor na magbibigay sa'yo, magpapaalaala sa'yo, magbibigay ng payo sa panahon na tayo dumadaan sa iba't iba mapanganib na sitwasyon. Okay, number five, teacher. Yan, oh, yung mga guro natin, taas nga po yung kamay, yung mga teacher dito. Wala na tuloy na itasan. Okay, the teacher. Ay, mga guro, isang klase ko ng mentor, ano? Isang klase ng mentor. The teacher provides knowledge and ability to communicate. Yan po. Sila yung mga teacher na talagang kasi mahusay silang magturo ng mga kaalaman, ng kapatiran, kakayahan. So yan po. Ang mga teacher na
4:11 nakalagay doon, and he gave some apostles, prophets, evangelists, pastors, at teacher. So yun po, isang klase po ito ng mentor. Kaya pag na-encounter natin, matuturuan tayo, no? Di ba napakaganda na may nagtuturo sa atin? So yun po, may mga perspective, may mga pananaw tayo na matututunan sa kanila. Ay, tama na kaya yung lima na yun. Okay na po ba yung lima? Ituloy pa natin. Okay, dagdagan pa natin. Kasi kung may discipler na tayo, may spiritual guide, may coach, may counselor, may teacher, ano kaya ang pang-anim? Ha? Pang-anim. Ito, madalas magbigay ito, ha? Madalas mag-share. Alam mo, may problema. Sinisingil ako ng kapitbahay, may utang ko 100,000. Paano na kaya ito? Nag-aagalit naman mo. Pwede nga na. Paano kaya? Isang klase ng mentor na kailangan natin. Siguro, ha? Alam ko yung problema. Sino dito yung mga may utang na tulad ko? Wala pa kanyang atin. Walang utang, ano? Utang na loob doon. Isang klase ito ng mentor. Halimbawa, estudyante, alam, kailangan ko ng pambayad sa isang project. May bayad kami sa chemistry, sa mathematics, sa English. May mga bayarin kami. Anong klase ng mentor na kailangan natin? Biruin nyo, ipapasok natin sila sa isang mentor, ano? O, nga naman. O, sino dito yung mag-sponsor? Kala ko, mag-sponsor tayo sa... Okay, wag na. Okay, the sponsor has credibility. O, tignan nyo po, yung sponsor, may credibility yan. Kaya pag kinukuha tayo yung sponsor, bisanin malaki yung tiwala nila sa atin. Malaki yung tiwala nila na ikaw ay makakatulong talaga. Kaya I love you at love you. Sa mga magpapakasal, pilihin nyo na yung magiging sponsor nyo. So, magpapito. Papakita. Ayan. Contemporary model. So ito yung mga mentor na talagang indirectly sila yung nagiging mabuting halimbawa. Sila yung mga nag-impart ng skills, yan, ng lesson for life, ministry and values. Yung contemporary model, ang laging maririnig natin sa kanila indirectly ay makikita mo sa kanila yung kakayanan, yung mga aral sa buhay, at syempre kasama na doon yung mga pagtataguyin ng ministeryo at yung ating kahalagahan, yung values. So yun, kay pangwalo. Yan, para mabilis tayo, pangwalo. Ba, ayaw yata lumabas ha. Yan, makibasa ka po. 1, 2, 3, go. Historical model. Yan, historical model. Yan. So ito yung mga tao. Ito yung mga klase ng mentor. This is a person from the past who served as a model. Through books, yan, through books, yan, biographies and autobiographies, yan, tulad dito yung mga taong historical model, sila yung mga taong mayroong empowerment, at yung empowerment nila comes through example, ministry, lesson and life values po nila, yan, yung mga, ito yung mga taong mayroong mga matitinding kasaysayan sa buhay na talaga gumawa sila ng libro, sinulat sa libro yung kasaysayan nila, yung mga talambuhay nila, yung mga karanasan nila, at pag binabasa natin yung mga patungkol sa kanila, natututo tayo sa kanila. Lalo tayong tumatatag, tumitibay sa pamamagitan ng kanilang pagpapakita ng mabuting
halimbawa at kasaysayan. So yung pangsiyam at panghuli, ang dami ano? Yeah, okay. Ayan, pangsiyam, pakibasa na lang po. Divine contact. Ayan. Ito yung isang klase ng mentor na talagang kapag meron tayong mga nangyayari sa ating buhay na hindi natin napagplanuhan at dumadaan tayo sa mga critical na sitwasyon, sila yung klase ng mentor, siya yung klase ng mentor na ilalapit ng Diyos sa atin para bigyan tayo ng tulungan, tayo gabayan tayo ng magbibigay siya ng order ng kaisipan, ng gabay kung paano tayo paano natin pagtatagumpayan. Kaya divine contact, sila yung mga taong maka-Diyos. Yan, may maka-Diyos na karakter, na umuhay na maka-Diyos. Sila yung mga taong talagang pag nasa critical situation tayo, ito yung ilalapit ng Diyos sa atin, na siya yung lalapit sa iyo. Nasa kabila na may pinagdadaanan ka, siya yung mag-pray, mananalangin sa iyo. Yan, magpapalakas sa iyo ng patungkol sa mga maka-Diyos na bagay. Siya yung taong mag-i-encourage sa iyo, siya yung taong magpapaalaala sa iyo, siya yung taong lalapit sa iyo, at ito yung taong hindi ka niya lalayuan, bagkos siya yung talagang totally isinubo ng Diyos para sa iyo. Kasi nga, divine contact, ano po, isang klase ng mentor na talagang siya yung makakakontak mo. Pag tinawagan mo siya, ang sagot ng cellphone cannot be reached. Hindi po may nag-direct, kundi yes, go ahead. Laging ganon. Siya yung tawag namin dito na klase ng mentor. Pag tinatawagan mo siya, sumasagot siya.